So for today guys, gagawa po tayo ng another simple version ng ating pork steak. So ito po yung mga ingredients na ating gagamitin guys. And then, susimula na po nating i-marinate yung ating pork meat. Ayan po. And then, pagkatapos po natin itong i-marinate, isit aside muna natin for 1 hour. Pwede rin po natin hayaan buong gabi na nakababad sa karne po yung ating sauce para mas tumalab po yung lasa. So, ganyan lang po. Napakadali lang po siya gawin, guys. And then, ito na po. Pupunta po tayo sa ating kalan. So, nagparingas po ako ng uling. So, iluluto po natin yung ating pork steak sa uling, guys. So, alam niyo po guys na napakasarap po yung ating pagkain pagluto sa baga, luto sa kahoy, di ba? Yan po ang buhay dito sa province, guys. So, ayan, sisimulan ko na po ang aking pagluluto. So, inihanda ko na po yung kawali. So, ayan na rin po yung karne na binabad ko. Ayan. So, lagyan natin ng mantika, guys. Kasi ipiprito natin yung ating karneng ibinabad. So, ngayon, guys, ay sisimulan ko na pong iprito yung ating minarinate na pork. Ayan. So, ganyan lang po guys, iprito natin hanggang sa maging golden brown. Yan, napakadali lang po itong ating ginagawa ngayon guys. Pwede nyo po itong gayahin sa inyong mga tahanan. Napakasimple lang po. Napakadali, walang kahirap-hirap po. And shout out nga pala sa kay Sir William Villar, yung aking employer na nagbibideo sa akin ngayon sa aking vlogs na ito. So, yan po. Shout out po sa kanya, yung aking napakabait na mag-asawang amo. So, bihira na po tayo makakita ng mga ganitong klaseng amo, ano guys. So, ayan po. And next, so babaliktarin na po natin yung ating karning baboy na piniprito. So, ganyan lang po siya. Medyo brown na po siya guys. So, ganyan lang po. Ganyan lang po kasimple. At pagkatapos nating iprito itong ating karneng baboy guys, so at the same pan, dyan natin isusuti yung ating onion. So ito po yung aking onions kaya nahiniwa kanina. So nakita niyo naman po yung kanina guys. So unahin mo natin yung ilagay yung ating bawang. And then haluin natin ng konti yung ating bawang na medyo mag slightly brown po siya. Pagka mag-slightly brown na po yung ating bawang, guys, isusunod po natin yung ating onions. Same process pa rin po. Yan.
Hintayin din natin ito na mag-golden brown ang ating sibuyas para may amoy ang ating niluluto. Mabango siya, guys. So, sa amoy pa lang, malalaman mo na masarap yung iyong niluluto. So, ganyan lang po. Napakasimple lang talaga, guys. So guys, yan na po. Nag-golden brown na po yung ating onions at saka yung ating garlic. So, isusunod natin yung ating piniritong karning baboy. So, ilalagay na po natin, guys. So, ganyan lang po. Yan. Ilapag muna natin siya dyan. At ngayon, matapos natin ilapag lahat ng ating karning pinirito, guys, yung pinagmarinitan po nito ng ating karni, guys, yun din po ang ating sasabaw dito. Tapos dahil kukunti lang po yung sauce na ginamit natin doon sa pagmarinate, so hindi po siya makapagpalambot dito sa karni. So yan na po yung sabaw na pinagmarinitan natin kanina. So ang gagawin po natin dito, guys, is maglalagdag lang po tayo ng water para makapagpalambot dito sa ating karning baboy na niluluto. Kung sakaling ito po ay maubusan, no, at hindi pa po malambot yung ating karni, maubusan ng sabaw, magdadagdag na lang po tayo ulit ng tubig again, guys, hanggang sa lumambot yung ating karni. So ayan po, guys, magdadagdag po ako ng water pansabaw po dito sa ating karning baboy, kasi po papakuluan po natin ito hanggang sa lumambot po yung karni. So, ayan po, guys. Pero dapat po, mga kaibigan, pag nagpakulo po kayo nito, napalambot po kayo ng karni, lagi nyo pong i-check kung hindi pa ba ito natutuyuan ng sabaw, kasi baka hindi nyo po mamalayan, masusunog na po yung inyong karni. So, ayan po. At tatakpan ko po ito. Hantayin ko po itong kumulo at lumambot. So, ayan po, guys. Oh, see, yan po yung aking pork stick. So, almost done na po ako dito, guys. So, maglalagay po ako ngayon ng ring onions sa taas, no, para mabango. So, ang ginawa ko po kanina, guys, sinecheck ko po ito yung sabaw kung natutuyuan na ba siya o wala. Tapos, dinadagdagan ko naman po ulit ng tubig hanggang sa maluto po yung karne. So, ngayon, guys, luto na po yun ang karne and takpan natin ulit. So, konting kimbot na lang. Ready to serve na siya, guys. So, ayan po. Ito na po yan, guys. So, hahanguin ko na po, guys. So, bango. So, ito na po, guys, ang aking pork stick. Maraming maraming salamat po sa unasawa niyong panonood. God bless us all.